Napagi ko po na ngayong araw na ito ay napaka-espesyal maliban na pang-walong araw ang ating pagnulubena dahil Pentecost Sunday, no? Marami po para sa simbahan, ito po ang bibigyan ng napakahalagang importansya sa simbahan. At bakit po? Ito po ang dahilan. Pag tayo po ay nagdiriwang ng Christmas Day, December 25, sabihin natin, 2018, no? Di pinagdiriwa po natin ang pagkasila natin Panginoon, no po? 2,000 years ago. Kagaya ng, sino po dito ang ipinanganak ng May 20, 2018? Meron po? Pakipataas ang kamay. Wala po? Buti lang dahil nakahanda po ko mabigay ng 20,000 pesos para po sa nagdiriwang ng May 20, 2018. Kung kayo po ay 20 years old today, 20 years old po kayo, no? 2018. Probably you were born in 1998. Ano po? So, pag nagdiriwang po tayo ng Pasko, no, a beautiful day, the birth of our Lord Jesus Christ, that happened already 2,000 years ago. Tapos next year, magdiriwang din po tayo, mag-alala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi ko po alam kung ano exact date ano, ng Easter Sunday for 2019. Let us say April 1, 2019, ating mo pinagdiriwang ang resurrection, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon sa Kristo, pinagdiriwang po natin. But that was 2,000 years ago, atin pong nire-recall. Iba po sa yung Sunday of Pentecost, no? Dahil nangyari nga ito 2,000 years ago na ang Holy Spirit ay bumaba sa mga apostoles at kay Maria Santissima. At noong pagbaba ng Holy Spirit ay nadama po nila ang bagong lakas at inspirasyon po sa kanilang pang-iisip at sa kanilang buong katauhan. At sinabi ng Panginoon na humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan ng mga tao. Nangyari po ito 2,000 years ago po. Pero nagpapatuloy po ito hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi po isa lang na pangyayari, kundi nagpapatuloy po. Yun po ang trabaho ni Espiritu Santo. Ang trabaho po ng God the Father, ng Diyos Ama, ay ang paglikha ng mundo. Ito po yung nangyari thousands of years ago, no? Millions of years. Tapos na po. Created na po ang mundo. Nandito na po tayo lahat, no? Tapos na ang work of creation. For the second person of the Blessed Trinity, who was sent by the Father to come to be one with us and be a God-man, si Jesus Christ po, pinadala niya at nagkatawang tao at siya po ay ipinanganak ni Maria Santissima at nagpakasakit sa krus, namatay at nabuhay muli at umakyat sa langit. Tapos na po. Tapos na ang work of redemption. No? Nandoon na po siya sa langit, naghihintay po sa atin kung tayo po ay karapat-dapat. Pero ang pangatlo po, ang Espiritu Santo na pinadala ng Panginoon para tayo po ay gabayan at para tayo po ay gawing banal at karapat, dapat pumasok sa karyan ng langit, yun po ay nagpapatuloy mula po noong pinadala, noong unang Pentecost Sunday hanggang po sa katapusan ng mundo. Kaya mula noon, hanggang sa katapusan ng mundo po, Pentecost. Pentecost. Interestingly po, yung panahon Pentecost sa kalendaryo ng simbahan ay pinakamahaba po sa buong taon. Pero in fact, ang buong taon ng simbahan at ng mundo, mula noong first Pentecost Sunday, hanggang sa katapusan ng mundo ay Pentecost. Kaya I could imagine after 50 years or 100 years, no, nabibigyan ng tumpak na kahalagahan po ang araw ito, ang Pentecost Sunday at Pentecost Day, dahil bawat araw po sa ating buhay sa ibabaw ng mundo after the first Pentecost ay Pentecost Sunday. Napakaganda po ang naging paksa po ng ating pagdiriwang ngayon na pinili po ng ating Parish Pastoral Council. Pagdarasal, pagkalinga, at katotohanan, sigurado po natin po lahat po ang nagdadasal. At
Isang dahilan po kung bakit nandito ako sa inyong harapan ngayon, ngayon pong araw na ito, ay dahil sa pagdadasal. Dahil kailangan po, nasa ospital ako, alam po ni Doktora, nag-usap ko kanina, at kailan lang, no, nagkaroon po ako ng bato sa bato, sa kidney, at buo din lang, sa modern medicine po, meron silang laser, at tinanggal. At last Friday, ako po ay pinauwi ng doktor sa UVRM, at nandito po ako ngayon sa inyong harapan. Ako po ay naniwala na dahil sa pagdarasal, alam po, marami sa inyo po na kadinig sa, may sakit po si Father Rudy, kaya tiyak na nagdadasal po kayo para sa akin. At ang iba po sa inyo ay dumalaw din po sa hospital. At kahit hindi dumalaw, yung iba po ay nagtitext at sinasabi po ang pinagdarasal ko. Kaya ako po ay naniwala na dahil sa pagdarasal po natin, tayo po ay naririto ngayon. Tayong lahat nandito po. At kahit kailangan po sa ating buhay na huwag natin kalimutan ang pagdarasal. Dahil ang Panginoon Diyos ay ganyan lang salamat sa ating buhay. At unfortunately, naghihintay po siya sa ating pagkatok sa kanyang puso. Ah, dahil sabi niya, kumatok ka para ikaw ay bubuksan. Humingi ka para ikaw ay bibigyan. O, di, kung humingi po tayo, bibigyan po tayo ng Panginoon. Kung kumatok po tayo, bubuksan po tayo. Ibig sabihin po, kailangan po niya na tayo po ay magdarasal. Yan. Pangalawa po ay pagkalinga. Ang pagkalinga po ay paggawa ng kabutihan para sa ating kapwa-tao, para sa mga kailangan. Importante po ito dahil sabi rin ng Panginoon, pag tayo ay nagmahal sa Kanya, sa ating bibig lamang, halos walang kwenta po yung ating pagmamahal. Kailangan ipapakita po natin sa Kanya sa ating mga gawa na tayo talaga po ay nagmamahal sa pamagitan ng ating pagkalinga sa ating kapwa-tao. Napakaganda po nangyari ngayon na ang pangunahin po mga sponsors dito ay ating Urban Poor Organization dahil sila po ang pinagpala ng Panginoon at sila po ang nangyilangan po ng ating kalinga. Di ba po? Kaya at napaganda. Meron tayo maraming opportunity po dito na tumulong sa mga nangyilangan ng tulong. Meron po akong maiksing istorya po sa inyo. Isang araw na pag-isipan ko lang, nandun po kami nagtira sa New Manila. Na meron akong mga bagay-bagay doon sa room ko na mga clothing na parang hindi ko na kailangan at pwede lang ipamahagi. Kaya nilagay ko sa isang box, no? Tapos, di nag-drive ako. At dahil marami po kayo nakakalat ngayon ng mga pamilya, nandiyan lang po sa sidewalk, di ba po? At nakakaawa talaga tingnan. At the same time, talagang medyo nakahati po yung puso ko. Dahil gusto ko silang tulungan at gusto ko rin na sila makatulong sa kanilang sarili, no? Pero anyway, one time, yung ginawa ko. Dahil ko sa aking box, tapos pumunta ako, tapos may nakita ko isang nanay, no, merong tatlong mga anak, no? At kuminto ako sa kanilang tapat, no? Tapos nagulat sila, kanilay kagalitan ko sila, no po? Kanilay ahinti ako ng gobyerno at paalisin ko sila po doon. Pero hindi, binuksan ko po yung sasangyan ko, bigay ko po sa kanila yung box, no, na puno ng mga clothing at saka mga pagkain. Tapos tinanggap ng matandang nanay. Tapos tinitinan ko po yung mata, no, tinitinan po, makikita po yung kanyang pagpapasalamat, no, pagpapasalamat sa isang tao. Hindi po ako napapakilala ng pari, no, basta stranger. No, hindi niya kilala at nakita lang at photos nagbigay ng ganyang mga bagay. Kaya napakalaki po para sa puso ng yung napakahirap na ina. At ang nakikita ko naman yung matatlo mga anak niya na talagang wala nang kasutuan, no? At hirap na hirap po sila. Kaya ayun, yung pagkalinga po. At pag ginawa po niya, I'm sure na nagawa po natin in one way or another. Pag ginawa po ninyo yun, I'm sure na napakalagang bagay po sa mga tumatanggap na nangyayari po ng ating tulong. At pangatlo po ang katotohanan, ay napaka-importante po ang katotohanan dahil our Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. Na pag tayo po ay tumatahak sa kanyang landas, kailangan po tumatahak po tayo sa katotohanan. At kaya sana po, tayong lahat ay palaging nasa paligid ng katotohanan. At importante, simple po yung ating pamahalaan na sana'y nakakatotohanan palagi para makaasa tayo ng magandang kinabukasan, ano po. Kaya at yun ang ating kinaing sa ating Panginoon Diyos na sana'y tayong lahat ay palaging
palaging nagdadasal, palaging kumakatok sa puso ng ating Panginoon dahil siya po ay nandiyan niyang palagi naghintay sa atin. Na palagi po tayong kumakalinga sa mga nangailangan po nating tulong at tayo po ay yumayakap sa katotohanan. Noong pong pinag-unang Pentecoste, ayon po sa salaysay na bilansa ng ating unang tagapagbasa hangos sa aklat ng mga apostoles, ay nakapindi ng mga pintuan kung saan nakatira ang mga apostoles sa kasi Maria Santissima. Sila po ay nagdadasal at sila po ay humingi ng kalinga ng Panginoon. Dasal, kalinga, ano po, nagdadasal po sila. At noong po nangyari ito, ayon po sa salaysay kanina, napalakas po ang ihip ng hangin sa labas ng bahay. At doon lang po sa bahay na yon, mas malakas pa po sa Typhoon Yolanda. Pero ang limlagro naman, hindi po lumipad ang bahay na doon lang. Dahil sa lakas ng ihip ng hangin, ang mga tao po sa paligid, pumunta po doon. Siyempre, lahat ng tao ay pumunta dahil bakit ito? Napakalakas ang ugong, no? Napakalakas ang hangin. At doon lang sa bahay na yon, no? Wala, hindi sa ibang mga bahay. Tapos ang bahay, hindi naman lumipad, no? Kaya takang-taka yung mga tao. Meanwhile, may nangyari po sa loob ng bahay. Dahil habang nakaluhod yung mga apostoles si Maria Santissima, may nakita silang dila na apoy, tongues of fire, na bumababa, mula sa itaas po, mula sa ceiling, no? Unti-unting bumababa sa kanila. At marahil natatakot sila sa simula, ano pa itong mangyayari ito, no? At noong dumako na po sa kanila, yung tongues of fire, biglang nagbago po ang kanilang pagkatao. No, nagkadama sila ng tapang, hindi na po sila natatakot. Ha? At pagkatapos ay napaka talim po ang kanilang mga pag-iisip. At alam nila kung ano yung lahat ng mga pangyari. Alam nila kung paano i-explain, ipaliwanag sa mga tao ang lahat ng mga pangyari sa ating Panginoong Kristo at sa ating inang simbahan. Yun po ang nangyari. Excuse me. Tapos di matapang na po sila at unang ginawa po nila, binuksan po nila ang bintana at pintuan. Ang nangyari pala po, yun po tinatawag natin sa theological circles, theophany. Theophania is manifestation. Theo is God. So it was a manifestation of God. Una sa lahat po, yung malakas na hangin na umihip. Pangalawa, yung tongues of fire, dumako po sa mga apostoles. Theophany. Yan po, napagaganda po. Theophany o theophania. Yun pong nangyari. Tapos di binuksan, pagbukas po ng mga pintuan at sa kambang bintana, nakita ng mga apostoles, nagulat sila, napakadaming tao, bakit ang daming tao? No? Marahil tinanong sila ni San Pedro, bakit nandito kayo? No? Tapos ang sabi nila, malakas ang ihip sa bahay nyo, doon lang sa bahay nyo, dito sa amin wala. Kaya nandito kami lahat, no? Daming lahat ng mga tao dito sa Jerusalem para tinan kung ano nangyari. Di nag-explain si San Pedro kung ano nangyari tungkol sa ating Panginoon si Kristo na matapa na po siya, pintay na inyong mga pinuno, no? sa relihiyong Judaismo. At siya ay pinatay, siya ay pinako sa krus na matay. Subalit, pagkalipas ng tatlong araw, siya ay nabuhay muli. Siya ay nabuhay muli at siya ngayon ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa aming sasabihin sa inyo. Kaya matagal na sinasabi ni San Pedro, pagkalipas ng tatlong oras sa katisis ng bubo, sabi niya sa kanila, kayong handa na ba kayong magpabinyag, ha? Para kayo maging unang mga Kristiyano? Sabi nila, opo, handa kami lahat magpabinyag. Kaya binigyan po sila lahat on that particular day, 3,000 of them, 3,000 mga tao in one day ay naging Kristiyano po on this particular day, Pentecost Sunday. Yun po ang very significant po na nangyari. Kaya ito po ang ating pinagdiriwang ngayon, kasabay po ang pang-8 araw ng pagnonobena po para sa ating patron. At tayo po ay ayon po sa ating tema din ay palagi ang manalangin sa ating buong buhay para tayo po ay palaging nasa pili ng ating Panginoon at handang kumalinga sa mga tao na nangailangan ng tulong. Dahil ang ating pagtulong sa kanila ay pagtulong sa walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Dahil sinasabi po niya, whatever you do to the least of your brethren, you do that to me.
at ikaw po ay nagtulong sa iyong kapatao sa mga kailangan na po ng ating tulong, tayo po ay nagmamahal sa Panginoon Diyos. At pangatlo po, tayo po ay palaging nakatuon sa katotohanan sa buhay, sa ating mga gawain at pati sa anumang bagay, palaging na sa katotohanan dahil ang Diyos mismo, Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Minamahal na mga kapatid, sa pamagitan nitong ating mga paksa at pagsunod sa kanila, tayo po umasa na tayo ay maging mga tunay na mga kaibigan at kapatid ng ating patron na sa Santa Quiteria at maging karapat-dapat na makapili niya sa kanyang lugar sa kalangitan sa ating Panginoon Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.